gagawin ng TNC at Next Play Evos as we enter the pick and ban phase ng game number 3. Kung makabagong bebe time ang Melissa at Diggy, makabagong tropa time naman ang Arlot at Moskov. Oh. Na hindi man magkasama sa lane. Pag nagkita-kita ulit ang mga magtotropa, talagang enjoy. Oh, tapos yung tropa nila na isa na pwede mong ayain anytime, yung Eve. Yung kasi taga ano, uy, mamaya ka na umuwi. Taga set up ng ano, ng table. Kasi may ano, may slow, 'di ba? Habang pinipreheat mo, may slow, ang hirap kumilos. Pwede going back to our draft this time around, next week Evo's ang nasa blue side natin. So possible na baka sila naman yung kumuha ng Fredrin. Kanina lang nakita tayo ng Fredrin sa laban natin. So 1-1 enjoy ng ban ng TNC. So kailangan nila pag-isipan na maigi. Yusong first pick. Hoy, open ang Fredrin. Yusong first pick to, men. Nag-glue first pick sila eh. Kaya ano? XP prayo sila eh. Kaya siguro, di ba? Sige, ibigay niyo Yusong, i-bait natin. Kuha nila yung Yusong, atin yung Fredrin. And this is actually good drafting mula sa TNC, no? Alam nila na iba ang priority picks, pero mukhang nga ang kukunin nila dito ay Fredrin pa rin, the safest 102. And perhaps the best pick. Kapag nasa blue side ka, first pick mo na agad, Fredrin, basta open. Pag hindi nag-dragon si Jesus, kukunin to ni, ano, ni Next Play Evos. Ding ang dragon talaga kalalabasan. So parang napupunta sa spot yung TNC na nako-corner sila sa ganitong takbo na parang confident yung explain na ay, hindi magdadargon yan, atin pa rin yan second picking natin. So they will go for the Valentina. Ano kaya yung isa, Melissa na ba? Ang hirap ng Melissa kalin. Oo nga, parang hindi pa napipick yung Farsa. So I do feel like mahirap pa pagka nag-Melissa ka kaagad tapos siguradong may magpa-Farsa doon sa kabila. So they're taking their time right now. Mga 5 segundo pa ang meron ang TNC para malaman ko anong sunod nilang pick. Arlot locked in. Tumataas na yung priority pick kay Arlot. Oo, sobrang ganda rin kasi lalo na pag very knowledgeable yung gagamit kung saan niya dadalhin yung kanyang mga kalaban. Ngayon, na Next Play Evos, they have the option to either take again yung Melissa Farsa na route or kaya mag-secure din sila ng hard tank na nila. But it's gonna be Yuzhong and Beatrix. Wow, Beatrix. May bagong pinakita. Comfort pick ba to, Santi? Comfort ni Doming to. Kumbaga, kung makikita natin yung first 3 picks ng Next Play Evos, dun sila pumunta sa ruta na comfort namin, last game, best of one. Titirahin namin to na parang dito kami kung saan kami komportable at kaya talaga namin dalhin kahit na i-extend nyo pa sa late game. Classic lineup mula sa Next Play Evos. Ito ba yung mga nakikita natin mula sa Kings of the Amateur scene natin na ngayon nasa MPL Philippines na? Akay ang magiging lock-in para sa side ng TNC Pro Team. And aabangan pa natin kung ano nga ba ang magiging bans ng TNC considering na very obvious yung magiging roles ng side ng NXPE. Siguradong gold lane yung isa, siguradong jungle, at siguradong XP. Sure na, dito sa side ng TNC, pwede pa nila baguhin kung saan nila ilalagay yung Akai kasi pwede siyang venting zero, pwede rin siya maging hero for King Kong, so very flex pa talaga. Pero ngayon na nag-ban ang TNC, di ba nabanan nila yung blue? Naban na rin yung, or actually, nakakuha na rin ng gold lane na ang Next Play Evos. So, doon na sila sa mga burst. Pero actually, pwede na rin i-open para merong IMU. Oo. Di ba? Baka kaya ganun din yung draft ng Next Play Evos. But it's gonna be Katita para dito sa side ng TNC for their ban. Kung mag-aabangan na lang nila kung anong ults yung mga gusto nilang ibukas. Kasi kung Farsa lang naman ang i-open nila at i-bait out nila yon, komportable na sila na mayroon silang IMU para kunin yung Farsa ultimate. Pero ibang usapan ata kung Kadita. Dahil alam naman natin na may natural na mas mabilis yung pasok ng isang Kadita. Oh, tsaka ano eh, bush gamer yung Kadita eh. Baka may moment na hindi mahanap yung Sirena tapos hindi ma-IMU. So ngayon, Next Play Evos, since nakapag-secure nila na specific roles for their team, pwede silang mag-ban nung mga ayaw nilang gold lane. So it's gonna be Melissa ban for them. So kaya pala kinuha na rin agad. Pero ngayon na TNC, ganun ulit yung mga heroes na like this. Or actually, pwede rin iban yung Farsa kung gusto nila. Farsa, pwede pa nilang iban. Kadita ay kinuha, ay binan out na rin. And ito yung iniisip natin, no? Pwede rin pala na mag-double Petri sana ang Next Play Evos. Dahil maganda yung naging ban ng TNC Pro Team dito, tinanggal nila yung posibilidad na naka-double Petri lineup sana ang Next Play Evos. Oo, Kadita tsaka Yuzong. Pwede nga nilang targetin yung Farsa, pero if gusto ni Escalera mag-feathered airstrike,
Open nyo na lang, di ba? Open nyo na lang. Sige, tatanggapin namin yung Farsa. May Valentina naman eh. So, Ruby na lang tatanggalin nila. Ang tinatamaan dito ay si Brusco, Roamer, and yung hero na possible kay Goyong. Actually, pwedeng Kadit ah. Dalawa tama niya. Tapos yung last band naman na Next Play Evos, maaaring ang hirap basahin nung ano eh, nung Bentings King Kong Akai. So pwedeng gold lane na lang. Tanggalan mo na lang ng gold lane. I-limit na talaga yung gold lane. Oh, Franco. Parang naniniwala sila na itong Akai na to ay mapupunta King sa jungle, Kong. No? At saka parang nga nangyari dito, di ba? Kanina ang dami mga retribution, Lord Steel ni King Kong. So, pag nag-Franco kasi, pwedeng ang gawin lang ni Bentings pagdating sa mga Lord teamfight, ngangat-ngat lang. Kagat lang kapag nag, yung moment na for retribution. So, good ban actually for Next Play Evos. So, ito na pwede ma-reveal kung ano yung magiging lane or actually pwede mag-secure muna ng gold lane ang side ng TNC for this game. Could be Brody. Pwede ding Nathan actually. But it's gonna be Kaja muna. Oy. Suppression din ang kukunin ng TNC. Wala na yung isang suppression na meron ng laro na to dahil binan ng Next Play Evos ang Franco. Anong meron, Santi? Nakagulat na yung Kaja, hindi natin na-predict, hindi natin napansin, hindi siya binan. Kasi siguro, pag nilagay mo nga sa Next Play Evos yung Kaja, maaaring maulit yung istorya kanina na yung kukunin lang na ultimate na eskalera ay yung Divine Judgment. Pero this time na nandito to sa side ng TNC Pro Team, maaaring yung dragon yung agawin ni eskalera. Kasi ang gandang i-IM yun nun later on eh. Pero ang hino-hover ata, Farsa and Cho, maganda rin yung picks. Comfort din mula sa Next Play Evos. Wait lang, parang naalala ko uling beses na nag-cast tayo ng Next Play Evos game. Hindi ko alam kung sinong caster nagbanggit nito. Pero ang sabi nila, kinakatakutan daw ang Cho ni Brusco sa amateur scene. Oh, agree ako dyan. Comfort kaya talaga ang comfort. Parang pag nandito sila sa punto na parang kailangan nilang ipanalo yung game ng parang do or die. Cho ko na to. Doon na sila pumupunta sa comfort picks nila. Parang top heroes nila at mukhang ito nga yung lineup na yun. Ang linis ng lineup nila. Oo, malinis yung lineup nila pero ngayon sa TNC, di ba? Parang medyo gulagulanit patingnan pero dapat high-heavy damage per second. It's gonna be carry here for the side of TNC. So, ang laki nung kailangan niyang punan na space later on and kailangan maging mabilis ang kanyang farming dahil ang makakatapat niya dito is dalawang Bruscong hero. Isama pa yung isang Brusco talaga yung pangalan with the spread rin, Yujong, and even yung Cho. So, ang daming kailangan i-consider ng TNC. Same goes with Next Play Evos coming to this game number 3. Ang daming teamfight presence ng side ng Next Play Evos. Burst kung burst, marami rin crowd control at kaya ding mag-sustain doon sa may bandang harap at damage mula sa bandang likod dahil sa Renner's Apathy kasabayan ng Feathered Airstrike. Meanwhile naman, para sa side ng TNC, meron silang maraming displacement, mga ikot-ikot na heavy spin na pwede kang idala sa malayo at kasabayan na rin ng Divine Judgment ni Kaja, pati na rin yung Final Slash. Ito ang magiging huling laro ng araw na to. Makukuha na nga ba ng TNC ang kanilang inaasam na victory after their game 2 win? This is actually a hard game para sa TNC. Dahil ang hirap mag-carry sa laban na to. Isipin mo, may dragon ka, may Farsa, may Cho. Yep. Parang all eyes on you eh. Tsaka yung leading spell dito ni Innocent is yung Flicker. Di ba usually pag merong Cho, kasi ikaw purify. Na maging purify. Pero kasi naisip niya dito, pa nag-purify siya, meron pa siyang kailangang i-counter na yung crowd control from Yujong, yung mga binanggit na heroes ni Santi. So sabi niya dito, Flicker na lang, kailangan ko na ng space from King Kong and even Hesu pagdating sa laban. So ngayon, Next Play Evos, dahil gusto nila nga mauna in terms of rotation, napakalalim ng ibinibigay na information ni Goyong DR and even Brusco DR. And in terms of rotation ng mga junglers, very different yung ginagawa ng mga teams na actually mirror lang. Mukhang gold lane ang unang madadaanan ng Next Play Evos sa kanilang rotation. Nasabi mo nga yung mirror dito para sa side ng TNC. XP lane naman. Kumbaga cross map yung magiging play nila. At si Brusco, as you said, Chantel, ay talagang malalim ang binibigay na intel around TNC. Pero still, tahimik ang laro na to. Mukhang mas careful na yung mga teams natin dito considering yung stakes ng laban na to. Alam nila na game 3 na at hindi na pwedeng basta-basta na lang yung mga galaw. Less na risk, less din yung errors na ginagawa nila. Goyong napilita mag-flicker out sa moment na yon.
So medyo disadvantage for next play EVOS pag magkakaroon ng turtle fight kasi wala nang pang-escape. Uh-oh. Pero kung makuha niya yung level 4 niya, yung Feathered Airstrike naman yung useful doon. Good point doon sa Flicker. So ngayon for TNC, ang possible na or viable target for them, lalo-lalo for Ventings, is hanapin agad si Goyong D. Again, for the side of next play EVOS earlier game number 2, naging madali or naging mahirap yung buhay ng TNC because of those Feathered Airstrikes from... Goyong. Uy, wait lang. So, sakto lang yung pagkuha niya na level 4 with the final slash. Kaso nga lang, mukhang makakancel dito. Mm. Kaso nga lang, nahuli siya. Si Goyong dito, sakto yung Feathered Airstrike. Yung turtle naman, ang pilit na kinukuha ni King Kong at mukhang successful naman siya sa planong yon. Pero andito na nga si Ding, ang dragon. Hindi niya papakawalan si King Kong. Pero sinozone out niya lang naman yung members ng TNC. Pero napaaganda ng ginawang desisyon doon ng dalawang koponan kasi aside sa kill ng next play EVOS, may pagong naman yung TNC. Jesus, para sa pagong at NXPE ang may hawak ng kalamangan ngayon. Iba pa rin talaga yung nabibigay na gold ng first blood pero may kasamang XP din kasi yung turtle. And ang kinagandahan pa dito is if ever man magkaroon pa ng teamfight, meron pang added na shield with those with that turtle buff. So ngayon, next play EVOS, although lamang sila ng hundreds as compared to TNC, alam mo pa rin na parang ang pinaka magiging battle dito para sa ating dalawang teams is kung paano magiging latag ng skill, lalong-lalo for Escalera and Goyong DR. At dito lang natin makikita game number 3, kahit dito Wanderer naglalaban yung mga nasa middle lane. Kung bagay yung pagiging tahimik ng laro na to na hindi nagtatranslate sa maraming kills, hindi naman ibig sabihin nun, hindi nila pinaglalaban yung gusto nila. Talagang hindi lang nila ino-all-in, hindi nila hinahanap na magkaroon ng mga agresibong plays. Dahil again, napakataas nga talaga ng pressure para sa mga players natin dito. At kung titignan natin yung build chance, mukhang pure damage, Beatrix, ang ating makikita dito. Oh, kailangan na kailangan talaga para if ever na magkaroon, kasi tanky yung pwedeng kumuha sa kanya. So if ever na damage, agad ang uunahin niya, parang mahihirapan. If ever, pwede siya mag-tower hug. Kasi yung ginagawa ngayon ng next play EVOS, di ba kanina game number 2, nakafocus yung next play EVOS doon sa may gold lane, pero nagkaroon ng space si Innocent. So hayaan na lang muna para makapag-focus sila sa other lanes at hindi ma-replicate ng TNC naging performance na game 2. Ano na ata ang kanilang ginagawa pero naghahanap ata dito yung kabila. Escalera! Sinipa pabalik yung original na Cho tapos ibinigay pa yung kill kay Innocent. So malaking boosto para sa gold laner ng TNC. And it seems like they will have the advantage on this turtle take. Slight miss komata para sa side ng next play EVOS. 0 out of 3 ang sniper shots na tumama doon. At delikado pa nga si Jesus. Nangangalati na ang kanyang buhay. Feathered Airstrike na gumagalaw! Nako po, yung Cyclone lang pala. Sapat na para pagalawin yung Feathered Airstrike niya. Pero ngayon, pag-aagawan na naman nila yung pagong Boyet versus King Kong. Brusco with a kick. Pero heavy spin lang ang gagamitin. Inuusog niya. Pero si King Kong pa rin talaga ang makakuha. 2-in-1 yung play na yon. Naipit niya yung jungler, nakuha pa niya yung turtle, tapos may nangyari din sa baba. Ito na naman yung nangyari kanina for the side of TNC ng game number 2, kaya naman hindi ganun kalaki yung kalamangan ng side ng next play EVOS. Pero kung titignan natin, after that objective, the direction next play EVOS, doon sa pagbawi sa may outer turret energy shield. But yes, kung titignan natin, 2-0 actually, dito si Innocent. So ibig sabihin, in terms of gold, kahit lumamang si yung buong team ng next play EVOS in terms of gold distribution, lalamang si Innocent as compared to Doming DR, which is crucial kasi sabi natin kailangan full item or nothing can go wrong sa full item na carry pagdating doon sa may late game. At kailangan din tumama ng mga sniper shot dito ni Doming, no, dahil nga pure damage. Kadalasan pag pure damage kasi na Beatrix talagang crucial yung tutok mo. And kanina muntikan sana siya makakuha ng kill pero mukhang nagkaroon nga ng miscommunication. Pero dito sa bandang bot lane, Mainit to. Alam mo na may posibleng mangyari pero posible lang din na mag-back away yung dalawang koponan sa kanilang mga plano. Hindi naramdaman gaano, pero alam mo na parang may bumubulong sa next play doon na parang wag nating ituloy to. Pre, baka mukhang delikado eh. Parang may bad feeling ako dito eh. Tsaka yung TNC din eh. Pwede sana sila makitulong sa clear na minion wave pero wag na natin sabihin na lang dito tayo. Mamaya, maidala pa tayo sa pader eh. Pero ngayon, mapansin natin there is gonna be a concealed possible play for next play EVOS dito sa may bottom lane. Parang replicate lang nung nangyari kanina. May surprise party kasi nag-aabang eh. Pero may bumulong na ata na may nag-aabang na surprise party mula sa TNC. Oy. Pero si King Kong may sariling pwesto. Pwedeng flumang doon sa may bandang likod. Grabe. Pero nagkabasahan ang dalawang team.
Nagkopyahan ng homework. Sobrang ingat nilang dalawa, no? Na parang alam nila na, uy, pre, baka nandyan yan, ha? Ganun din yung comms ng kabila. Uy, pre, dyan yan. Ingat, ingat. Hindi pa nila alam kung sino ang aalay doon sa kanilang recitation. Hindi pa rin talaga nagtuturuan. Kung sino ang lalabas. But they are fully aware, of course, that there is third objective. Bottom lane! Yun lang na index card na kasi nga pinasa siya pabalik at nakuha na nga nila si Brusco. Escalera, laging sakto yung kuha ng ultimate. Pero turtle na naman ang pagagawan pero may heavy spin. Tulak palayo. Nag-reset! Uy, na-reset yung turtle! Kaya hindi na ito yung kanilang plano. Fenrir Airstrike gagamitin para kay King Kong. At sakto ang Appraiser's Wrath. Pero Doming DR dito, naghahanap naman ng bawi. Ang ganda nung push nila sa may bandang bottom lane. Pero malabo na nga kumontes ang TNC dito dahil napatumba na si King Kong. Poyet ay magsisimula na ng turtle. And as you said, Zanti, mukhang siguradong kanila na ang pangatlong pagong ng laro na to. Next play, Evo securing the third turtle of the game. At mukhang yung kahirapan nila kanina ay bumabalik din lang sa even. And Doming DR still struggling to land those runner shots. Eh, mahirap i-ignore yun eh. Oo. Uy, ginamit niya flicker. Wait lang, parang delikado si Brusco DR. Pero nakaabang naman yung mga bomba ni Doming DR para i-save si Brusco. And because of that, hindi na nga tumuloy ang TNC sa paghabol pa kahit kaya naman nilang i-take down si Brusco. We really have to commend yung connection dito ni Ben Things and even Innocent kasi kanina pa nila ginagawa yung gantong juggling. So there are moments wherein sasama si Ben Things doon sa teamfight pero mas madaming moments kung saan nagbibigay siya ng space for Innocent kaya nagiging mas madali ang kanyang laning. Ayun, tumama ang kanyang shot for the moment. Yun na yun, yung kumbaga parang pumupulso lang. Kasi ito pa parang 3 points lang. Kahit magmintis ka ng mga dalawa, tatlo, makuha mo lang yung isang beses, eh mapupulsohan mo na yung mga susunod. And grabe. TNC, mukhang magpupush na lang sila dito sa bandang baba. 100% ng kills ng TNC ay nasa kamay ni Innocent. Ito ang best case scenario sa kahit anong composition ngayong meta. Lahat ng kills mo, nasa gold laner. Ang sarap ng buhay ni Innocent. Oo, at saka si Innocent, wait lang, kanina pa si... Pumupulso na. Pero pumupulso... Pumupulsa na rin si Doming DR dito sa ating game. Uy! Ang layo na narating! Ang ganda ng final slash. Pasa papunta sa Torre. Kaso nga lang nasipa na naman dito si Brusco. Feathered airstrike. Makakalayo sila. Pero si Keiko na-cancel yun. Heavy spin naman dito. Tatlo ang tumitira na sa kanya. At mukhang mahuhuli nga siya. Kaso nga lang may ganti rin yung kabila. Boyet DR hindi pa rin papatumba. Papalagay niya pa dito si Jesu. Pero next play Evos, naghahanap sila dito ng Torre. At mukhang makukuha naman nila kasi dalawa lang yung de-depensa. At mukhang kulang yung arsenal ng TNC. Pero napasobra ata si Boyet. Dahil nandito naman yung ganti. Kaso alat ang bawi. Pabalik itong isa. Nibiru's passion ng umubos. And next play Evos, parang ganun lang, ay bumalik sa kanila ang gold lead with a 1.5k against TNC. Synchronization of skills din ang pinakita na next play Evos. Dahil dyan, nakakuha ng dalawang kills si Doming DR na at the same time, nakakuha na rin ng kanyang Malefic Roar. At yung mga angles ng kanyang mga shots dito ay tumatama na talaga sakto na doon sa possible movement of TNC. So Ben Things ngayon, bumili na siya ng Immortality again para mas madali para sa kanya na mag-target ng player. But we really have to comment, by the way, yung ginawa ni Ding DR earlier. Kaya hindi nagkaroon ng posisyon si Innocent. Actually, siya din yung naka-shutdown against Innocent. So yung ginagawa kanina next play Evos sa sila yung, yung TNC na sila clear ng minion wave yung naman ginagawa ngayon ng next play Evos. Ibang klase talaga ang Black Dragon form with the pen. Hindi nga niya pinetri, nahanap lang niya. Ganun lang kalakas si Ding DR sa last team fight para sa next play Evos. At available na rin ang kanyang Black Dragon form in case gusto nilang mag-contest sa Lord na to. 3/4 HP at si King Kong ang sasalo ng damage. Pero nandun din naman si Boy at DR. Nagkakatagawan lang ulit ang dalawang teams. Unang magkamali, unang mauubos. Turuan na naman, naghahanap na si Ma'am ng mapapasahan ng index card pero mukhang nahatak dito. Nagkamali-kamali ng silip Brusco. Pero andito naman yung dragon. Nahahabol sa may bandang likuran pero si Jesu naman ang magiging kapalit nito. King Kong mapapa-atras pero umiikot-ikot lang din yung dragon ng TNC. Literal na Phoenix Army kasi nag-aapoy yun pero ngayon babalik na siya sa tunay niyang anyo. Abangan ulit. Trade lang yung nangyari. Dati sa Roamer Exchange doon sa XP laner. Lord Dance na naman. Wala atang katapusan to. Matagal pa talaga makikita natin na Lord Dance between these two. For sure, ante ng mga players natin, ng mga teams natin na mabuhay yung naging casualty doon sa last team fight. So ngayon, for next play, Evos, nagiging strength nila is naka-free hit na lagi. Boom! Si Doming DR. At nararamdaman na natin yung damage ng kanyang mga bala. Pero ang good thing dito for TNC, lagi kasi nakukuha ni King Kong
Yung sa Lord Dance, malaking edge talaga pag mas lamang sa'yo yung Lord eh. Mas okay talaga kapag naandun ka sa may bandang pwesto ng Lord na mas malapit sa'yo yung access. Pero konting kembot lang kasi pwedeng mag-reset to eh. Lamang ka talaga pag crush ka ng Lord. Tama. Kasi ikaw talaga yung susundan. Hindi na pinapansin yung kabila. Naghahanap lang naman sila ng butas dito. Okay. Pero meron naman conceal play, yung TNC. Pero silip, ano eh, fake conceal play eh. So yung maling wrong classroom. Nagkamali sila. Kabilang section ata ang nasilip. Lord, kalahati ng buhay. Maaari pa rin ma-reset. Hindi pa rin na-reset. Nahila pa rin. Ayan na si King Kong. Ayan. O, dito ka naman. Dito ka naman. Crush mo ako, diba? Hindi na kita crush. Reset tayo. Uy, kapal na minion wave ng TNC sa may bottom lane, no? Mapo-force si Ding DR na mag-depensa. So, ngayon TNC, pwede lang i-force ngayon yung Lord kasi magiging movement ng next play Evos. Papunta muna dun sa other lanes. Again, TNC with mastery of that minion management. Dito talaga natin makikita yung importance ng minion wave management, no? In TNC, napakaganda ng kanilang pag-set up kaya napilitan pa bumaba ang NXPE. Pero nangangalahati na ang buhay ng Lord. May mga ulti na ulit. Pumupulso na talaga si Doming DR. Pero nahuli rin niya. Pero may flicker out naman si Doming kaso dinikitan siya ni Jesus at hindi siya planong bitawan. Kaso nga lang buhay pa rin si Doming DR. Tapos meron naman bibitawan dito na knockout. Yung kabila at yung dragon ay nagwawala na pero paikot-ikot lang na tila ba trumpo. Nakasipat pa rin yung kanila. Conceal play para makatakas pero spray gun lang. Brusco, walang plan na umatras dahil nga ang plano niya lang ay magbigay ng vision and yung Lord maaari nang masecure ng next play Evos ng libreng-libre. Pabalik tayo dito sa Lord at mukhang si Boyet DR na lamang ang kukuha dahil wala naman ang magko-contest. 2-in-1 play na naman. Zone out plus knockout plus Lord. Next play Evos with a 6K lead. Nakapalitan nung Way of the Dragon actually yung side ng next play Evos. But we have to comment kung paano ginawa ni Brusco DR kaya hindi nakasecure yung kill against Domain kasi nagkaroon siya ng time to moment of re-hit. So TNC ngayon kailangan nila dumapensa. Dadayin Lord sa may middle lane and 7.6K gold lead para dito sa next play Evos. For Innocent, most probably kailangan niya na rin ng added defensive item but Boyet DR now has the immortality. At babagsak na nga ang Lord sakit dito sa mid lane. Napakasakit na nga rin ng Feathered Airstrike ni Goyong. That's one inhibitor turret down at may inaantay pa sila sa bandang taas at bandang baba. Kailangan maklear agad to ng TNC at nagawa naman nilang tunawin ang Lord na yon. That was a Luminous Lord pero hindi patapos ang laban. Papasok na si Ding. Naghahanap na nga siya ng pwedeng pwestuhan sa may banalikuran pero Torre naman ang main target nila. Dalawang dragon nagiliparan. Naghahanap sila ng pwedeng hulihin. Conceal play mula sa TNC. Tutuloy nga man na to pero mukhang nandun na naman ang mga plays na nagkakaroon ng hesitation. Alam mo na ayaw gumawa ng risky play ng bawat kupunan dahil alam nila kung ano ang at stake sa laban na to. Nakita natin supposedly yung conceal play from TNC pero aware sila na if ever man mas delikado kasi nasiraan sila ng inhibitor turret and yung minion wave or yung minion ng next play Evos doon sa may mid lane dadaan. Sabi natin kailangan niya ng defensive item for Innocent. Kakabil lang niya ng kanyang win of nature. Nakita natin yung damage kanina lang bullet ni Doming DR. So one other reason kung bakit nahihirapan mag-set up play ang TNC kasi yung ginagamit dito or ginagawa na ni Doming DR na pang face check din yung kanyang mga bushes and yung kanyang sa mga brushes rather and even bentings pag tinamaan siya parang ikaw mismo parang hirap mag-set up play. It's either hilahin mo agad at focus fire for TNC. At kung hindi mo mahihila agad, parang may chance pa na ma-poke ka lang. At si Goyong ang makakakuha ng purple buff na yon. Dalawang purple buff ang nasa kamay ng TNC. At kung titignan natin ang ating player, Gold Chantel, ay medyo may kalakihang lamang pala si Doming dito kay Innocent. Sumama kasi si Doming kanina pagdating dun sa teamfight and lahat yung composition nila ngayon. Kaya dalawa yung pang front kasi ayaw nila na mahanap si Doming DR sa likod. Kaya kanina na nalaman ng TNC na nandun si Doming DR, dinretso nila, kaso nagkataon may counterplay yung next play Evo. So pinaka-target na ng TNC naman ngayon is to find Doming. Ito na naman, pero magbabatuhan na ng mga skill shot para lang makasigurado na walang nag-aabang. 20 segundo bago lumabas ang sunod na Lord. That is the third Lord of the game. May malaking kalamangan ng next play Evos dito with another key item pickup mula kay Doming DR. Meron na siyang percentage health damage na magiging malaking tulong para i-shred down yung mga nasa harapan niya. Pero hit lang. Conceal din. Conceal din. Conceal sa conceal eh. No? Conceal laban sa conceal. Pero napakagandang item, by the way, para kay Doming DR. Kasi yung pwedeng mag-target sa kanya ngayon is si King Kong. Parang yung heavy spin dito, aside from zoning out other players, specific na lang kay Doming DR.
Pero dahil si Doming DR ay naka-Demon Hunter Sword, kailangan mas sure na ma-secure ng TNC yung kill against him. If not, talagang baliktad ang magiging sitwasyon. Babalik din lang ang buhay. Nakahaas close pa yan. Yep. Nakita natin kanina yung ginawa ni Innocent sa game number 2 with that Mozkov. At pwedeng-pwedeng gumante si Doming DR in this game. 3/4 HP. At si Boyet mahanap si Bentings. Pero si Brusco aamba lang naman ng konti with Jeet Kune Do. Matagalan pa ang magiging sayawan natin dito maliban na lamang kung may mambibigla, Santi. Talaga naghahanap sila dito ng perfect moment. Kailan nga ba nila bibitawan yung mga skills na meron sila? Si Jesu naman dito, siya ang naatasan na dumipensa doon sa mga lanes, malayo doon sa mismong Lord. Pero naghahanap din naman ng opening si Brusco. Same goes with Bentings. Yung pagsipat dito ni Doming DR, wala siyang makikita. Pero andito na ngayon pagpasok. Double knock-off! Sipa naman kay King Kong. Tapos sakto lang din yung spray gun. Kaso nga lang may sipa si Escalera. Pero flicker out ang kanyang gagamitin. May cyclone pang magagamit. Bentings is low but the dragon is here. Yung Arlott naman, kailangan niya ng sumama dahil medyo bawas ang kanyang makakampi. Pero si King Kong naman, walang plano na bitawan yung Lord. Reset lang. Ulitin natin. Ni-regen lang. One more time. Reset lang din. After na, di ba, nag-zone out sila. After na, balik lang din. Yung TNC regardless kasi meron pang heavy spin para sa side ng TNC. At kumapansin natin, there's a difference na in terms of who will defend the top lane. So kanina, si Jesu, yung nasa top lane. This time around, it's gonna be Bentings. Mabilis lang para sa kanya na humabol. At by the way, merong tatlong naka-immortality for next wave. Para napanood ko na to eh. Uulitin nata nila. At si King Kong na naman ang masisipa. Hindi niya pa binibitawan yung heavy spin. Pero bawas na dito yung isa. At napatumba si Escalera. King Kong napilitan rin na gamitin ang kanyang heavy spin. And with that, big chance. At mukhang sure na nga na next play Evo sa makapag-secure ng Lord na to. So depensa na lang ng TNC ang aantayin natin. Isang pick-off lamang ang kinailangan ng next play Evos. That's the Evolved Lord na mapupunta sa kamay ng mga Neon Tigers. Isang inhibitor turret na mga napabagsak nila at may chance na silang kalbuhin ang base ng Phoenix Army. Pero nakita na natin to nung game number 2. Nakita na natin na kayang dumepensa ng TNC. Ang tanong na lamang ay, kaya ba nilang ulitin to? Kaya nilang madepensahan pag nakuha ni Escalera yung IMU niya against Goyong DR. Kasi ang problem nila ngayon is pang clear na minion wave. Kailangan nila na AOE na malayo yung range talaga. Kasi kung ganito at papasok na ang next play Evos, kailangan pigil. Ayan, nakuha ni Escalera. Feathered airstrike. Babagsak na rin ang inhibitor doon sa baba. Next inhibitor sa top lane na magiging target ng next play Evos. Magro-rotate na rin sila. Apat na immortality. 9 times kailangan pumatay ng TNC para maprotekta ng kanilang base. Pero mukhang Lord na muna ang kanilang magiging target. 45k to 56k. Kanina nandito din sila. Pero ngayon, kailangan pa nilang ulitin. Napaganda ng final slash. At mukhang si Doming nga, next target. Pero may flicker out siya. At si King Kong naman, hindi naaabot doon sa may kaduluduluhan. Feathered airstrike. Matatamaan pa yung isa. Bentings in trouble. Pero buhay pa rin. May regen pa. TNC lives another day. Pero di ba, nakita na natin, for TNC talagang gusto lang nilang targetin is Doming DR. Pero si Doming DR, sa daming beses na nahuhuli siya, hindi talaga siya na-execute ng TNC. So it's really more on the dash at ang dami naka-front din for the side of next play Evos. Pero kung ikaw next play Evos at lagi natatarget si Doming DR, kailangan lang talaga nila laging magdikit-dikit. But right now, ito na yung 19 minutes na tayo sa laban, 80 seconds bago mabuhay yung Lord. One reason din kung bakit naka-immortality majority ng players ng next play Evos is because they are aware na pagka pumasok si Jesu, it could be that initiation na mag-counter or balik rin yung ating laban. Same with game number 2, all along it was next play Evos na lamang. So, kailangan maging maingat din sila. At ano naman yung mga friendly, not so friendly bush. And ito ah, game number 2 nakita natin ng TNC. Ito rin yung naging win condition nila is 10k gold lead next play Evos. Kinailangan nilang patagalin yung laro para umabot ng mga 56k or mga 59, almost 60k gold para lang makasabay sa items. And looking at the items, hindi pa sila masyado nakakasabay sa ngayon. Pero pwedeng magbago yan if bigyan mo pa ng mga 2-3 minuto ang TNC at magiging malaking bagay yon para sa sunod na Lord na paglalabanan nila. But for now, next play Evos ang may kalamangan at alam nila yon, kaya nandito lang sila nagtatarget practice pa si Doming.
And ganun pa rin ngayon yung ginagawa ng TNC. Di ba kanina sinabi natin for Innocent and Bentings, ganun yung storya nila. So, next way, Evos, mabilis lang din nila makukuha if ever yung Lord na lalabas 13 seconds sa ating laban. So, for TNC, yung pwede maging trajectory is clear na minion wave, Innocent, and even Bentings sa may top lane, tas diretso sa may mid lane. Kaya iba din yung pwesto ng TNC. But ang laki talaga ng diferensya ng team kapag ka merong ibang may immortality at merong isang team na halos lahat walang immortality. Ibang klase talaga ang immortality, especially in the late game. Ang daming beses mong kailangan patayin at napakabilis din ng Lord Take na to. TNC, kaya ba nilang steal away to King Kong? Ay. Kung totoo man ang alamat ng clutch King Kong, ay kailangan na niyang patunayan to in this evolved Lord Take. Boyet TR ang hihila. Conceal play taken. Bentings, delikado na. Stun doon sa gitna. Kailangan lang mag-back away kasi wala na nga yung mga tauren nila dito. Pero may U-turn naman na gagawin si Ding DR upang bumalik. Reset muna sa Lord. Medyo kalat ang TNC doon. And it seems like next play Evos, hindi nila magawang kunin yung Lord basta-basta kasi alam nila yung danger pag nag-all-in sila. At alam nila na si King Kong ay matikas din mag-retry. Kailangan nilang respetuhin ang jungler ng TNC. E na-cancel ata ni Goyo ang kanyang feathered airstrike doon. Kalahating buhay para sa Lord. They have to take down King Kong first. Kailangan muna nila ma-zone out ang jungler ng TNC. At mukhang yun na ang gagawin ni Brusco. Pero ngayon, kulang ang miyembro ng TNC kasi maaaring 4-5 ang mangyayari. May sipa na pero nagamit na dito yung heavy spin. Pero pumasok pa rin siya. Retrian pa lang ang mangyayari. Pero ang makakuha ay walang iba kundi si Boyet DR. Pero nire-rect na naman ni Innocent sa pagbabang top lane yung Torre. Kailangan nila mag-back away. Walang dapat pauwiin pero andito na si Ding. And they will get the kill onto Escalera. At mukhang delikado ngayon ang sitwasyon ni Ding. Hinahabol siya dito pero with a feathered airstrike. Kaya pa ba? Innocent is down! Dito na natin makikita ang value ng immortality. Kung walang immortality doon at hindi napakabilis ng Farsight, baka natapos pa ng TNC. Pero ngayon, dalawa na lang ang dedepensa mula sa Phoenix Army. Next play Evos with a Lord in the mid lane. Ito na ba ang katapusan ng biyaheng tagumpay sa serye na to? Maaring ito na nga ang katapusan dahil walang plano yung next play. Napatagalin pa yung laban. May sipa pa mula doon kay Brusco and they will secure a kill. Winter Dragon play. Tapos yung base is sinisecure na nila. Mukha ang mangyayari dito ay ang tagumpay. Ang tagumpay ng Neon Tigers sa paglapa doon sa nagbabagang Phoenix. Next play, Evos secures the anti-reverse sweep. Akala natin ay makakabawi na ang Phoenix Army, pero binigyan lang ng isang puntos at binawi din pabalik. Kita sa kanilang mga mukha na nailabas nila lahat, nakakapagod siguro para sa kanila yung mga serye na yon. I personally think that this is one of the longer series yep. na talagang alam natin na high stress kasi yun eh. Yung antagal yung nagsasayawan doon sa Lord. May mga nagbabackdoor pa. Ito yung mga marami talagang mapag-uusapan yung mga team members. But for now, congratulations sa next play Evos for securing that crucial win against TNC. Bow down muna para kay TNC Pro Team. At makikita natin na back to the drawing board na naman kasama ni Coach Lift. At least, nakangiti sila habang nakikipagkamayan sa Next Play Evos. Actually, kudos to both our teams. Of course, Next Play Evos were winning that series. But for TNC, nakita na natin na part of their key to victory, Infinix's key to victory is pagdating sa late game decision making, kailangan mas maging maganda for them. But with the performance na pinakita nila ngayon, pinatunayan nila na in terms of late game decision making, nandoon na kailangan lang talaga nilang i-solidify. So it's really more on them na execution-wise, kailangan really on point. But hands down to Next Play Evos. Yeah, Next Play Evos really secured a good win against TNC. Medyo nahirapan sila. Aminado tayo na parang pag nakikita natin, kahit may 10k gold lead, parang ang hirap pa rin tapusin against TNC. So up until today, week 5 na, sana sa week 6 medyo magbago na. Yung mga glimmers na nakikita natin sa TNC, kailan kaya magiging malaking apoy? Yun ang aabangan natin habang pinapanood natin ang TNC in the regular season of Season 11. Meanwhile, for Next Play Evos, ang naging storya nila papasok sa match na to ay parang nasa gitna lamang sila ng ating league average. Pero ngayon mukhang may pinapakita silang bago na kahit medyo mahirap tapusin yung laban ay kaya nilang bumuso. Sa sobrang dikit ng laban, hindi nga talaga natin maintindihan kung ano nga ba talaga yung posible na mangyari. Lalo-lalo na doon sa game 3 na talagang extended na extended yung game. Pero for sure, pumuso dito ang Phoenix Army. Pero yung Next Play Evos, nakikitaan na rin natin na yung Kings of the Amateur Scene,
eh talagang hindi naman tayo dinidisappoint. Actually, yung naging performance dito ng Next Play EVOS, parang mas malinis na as compared to before. Kasi parang nagkakaroon na sila ng centralized team fight kung saan kapag merong pumasok na isa, automatic, alam na nila yung magiging outcome. So, yung nagiging movement nila dito is, kung maganda yung pasok na isa, automatic, alam nila kung mag-in sila or mag-out. And at the same time, mabilis na sila mag-adjust. Kasi earlier, there was an adjustment for TNC kung saan nagkakaroon yung split push for the other team. Ni-replicate nila game number 3. So, mas naging madali para sa kanila yung Lord Dance na sinasabi natin. At kamunti ka na nga nilang ma-secure ang victory ng game number 3, especially with that carry backdoor play. Munti ka na nilang makakuha ng mga kills, but then again, yung mga immortality. Yung 10k gold lead na ginamit nilang pang invest sa mga immortality ang pumigil doon sa carry. And of course, yung napakabilis na rotations na rin ng Farsa. And overall, Next Play EVOS, naging maganda ang kanilang mga decision making. Ang inaabangan na lang natin dito ay saan pa kaya sila makakarating? Dahil again, nasa gitna pa rin sila, around the 4th or 5th place. Hindi pa sila nakakalaban ulit sa mga higante natin sa liga katulad na lamang ng Blacklist, Bren at Echo. Kailangan na kailangan dito ng Next Play na yung win na mga ganito eh. Parang kailangan nilang makuha yung momentum nga, yung consistency na hinahanap natin, na parang lagi silang win-loss, win-loss. Ngayon, posible na matuloy nila yung win streak as long as hindi sila dito magkaroon ng mga hurdles or kumbaga mga balakid sa kanilang journey. At malalaman din natin kung ano nga bang nararamdaman ng Next Play EVOS dahil maya-maya lamang ay makakausap na natin ang mga nanalo dito sa ating pangalawang serye kasama si Mara Aquino. But for now, let's just say na yung Next Play EVOS, nakakapagod talaga yung laro na yun. Kahit ako, actually, kahit nagkakas tayo dito at actually kahit mga nanonood, for sure na stress sila kasi ang dami mo pwede i-consider even dun sa positioning ng Lord. Ang dami kailangan i-calculate and isang mali, yun yung literal na isang mali mo lang ay pwedeng balik ta rin kasi nakita natin one-way push for TNC. A lot has happened for this game. Yun talaga yung mga tipo na mapapaisip ka kung kailangan mo bang gumawa ng play o aantayin mo yung kalaban mo. Pero sa ngayon, kausapin na natin ang Next Play EVOS kasama ni Mara Aquino. Mara, ikaw na muna. Hindi nagbago ang resulta. Next Play EVOS successful against TNC. Congratulations! May sinabi ka sa akin kanina. I mean, yung game 2 could have been easily yours. Pero may sinabi ka in terms of nagbago yung maturity nyo. Kwento mo sa lahat. Yung mga nakaraang laban po kasi namin na ano, na pag natalo kami ng game 2, parang nahirapan kami bumalik ng ano, ng game 2, pero this time na workout namin siya. Napanalo namin yung game 3 kaya sobrang saya din namin. And now, regardless if you're down, you were able to successfully flip it around. You won the series. Now, you defeated TNC first time. You defeated them again. Pero kung meron kang gustong baguhin sa resulta, now this time, second time around, paano nyo gagawin yon at sino that you're looking forward to bumawi? Sa team po ba namin? Sa team po ba ng mga kalaban? Yes, sa kalaban. Siguro sa Echo kasi ano eh. Medyo nag-struggle din kami doon sa ano sa comms dance and sa ano sa mga clash. Mas magaling kasi sila sa ano eh. Mas malinis sila gumalaw kumpara sa amin kaya pag nakalaban namin sila, mas bibigay pa namin yung mas malinis na laro namin para matapatan namin yung ano lakas nila. Oh my god, Goyang, we're really looking forward to that. We're waiting for that. Now, okay, ito mahilig ka sa mic, alam ko Boyet. May pinush ka kasi sa Facebook. Ikaw daw talagang magaling kang manghamon. Ala flip top. Actually in fact, meron kang binago sa may inap ka sa Facebook mo. Oh. Sabi mo, ibabalik ko na ba yung bad boy Boyet? Ibabalik mo na ba? Ibabalik mo na ba 'yan ngayon? Pwede po pag ano, pag si Rene J na kalaban ko. Ayun, yun ang hinihintay ko. Okay. Kaso di siya nakapaglaro lagi. Oh, okay. So si Rene J ang gusto mong hamunin. Oo. Oh. Bakit siya ang pinili mong hamunin? Parehas lang kami mayabang dati. Oh, okay. Friends ba kayo? Opo. Okay. Message mo kay Rene J. Ano? Sana makapaglaro ka na. Huwag ka na maging ano dyan. Huwag ka na taga-cheer. Oh, okay. All right. Okay. Now, we're gonna give this, gawin natin wholesome itong interview na to. Ding! Nandito si Mommy, si Sister. Sobrang proud nila sa'yo. Lagi pa silang nanonood sa mga games mo? Opo, every week po. Kapag
wala po silang day off nila, ganun. And I hear kanina nga daw, naghihintay sila sa labas, so this is your chance. Go ahead, do you want to say a message to your mom and your sister? Thank you sa palaging pagdala niya sa akin sa laro ko, tapos sa suporta niyo. Every time na kahit natatalo kami, chine-cheer up niya pa ako na mas lalo ko pang galingan. Maraming salamat sa lahat ng support. And mom, thank you for supporting din, dahil malaking bagay talaga na nandito ang suporta ng pamilya. Once again, congratulations! Next play, Evers! 1, 2, 3, go! Go ahead, you may now take your walk. Aba? Itong Boyet, ha? Ibang klase pala si Boyet. Yan ang interested ako sa kanyang mala comeback. And they say nga, gusto niyang harapin si Rene J. At sabi din ni Goyong, Echo, ang gusto niyang bawiin for next time, bawian. Now we're gonna take a look at that game even more and we're gonna go back to our casters. Pasok! Alam mo, hindi ko masyado natutukan ang Bad Boy Boyet era, pero gusto kong makita yan pagpasok natin sa MPL Philippines. At yung sabihin na natin parang maliit na kantsawan nila ni Rene J. Pero ang nakakatuwa doon sa interview na yun, of course, yung suporta ng magulang ni Ding sa kanyang sa mga games, no? Yung suporta kasi parang nagdadala siya ng boost doon sa player itself. And nakikita mo naman na nagtatranslate ito into wins as long as tuloy-tuloy lang. And nakikita na nakakatuwa yung magulang, kaibigan, kapatid, kapamilya, andyan lahat. And yun yung mga tipo na mga factors na alam natin na manalo-matalo, meron pa rin sasalo sa'yo. At nakakataba ng puso makita na nangyayari yan dito sa MPL Philippines. Himayin natin kung ano ang nangyari dito sa game number 3 kasama ng ating analyst, Ate Mo Chantel. Ikaw na muna. Again, para sa laban na yon, napaka-important natin talaga kung paano bibigyan ng space or magkakaroon ng posisyon si Doming DR doon sa moment na yon. So, ang daming mga instances kung saan siya nasaan ang target ng TNC pero naharangan ng mga kanyang kakampi. It's all about communication at kung paano nga ba ang kanilang magiging depensa against TNC. But for TNC, pinakita nila kanilang potential as a team. Medyo kinulang nga lang kung paano tatapusin yung laban. But if you go back sa ating hero composition, for next play, Evos, ang taas talaga ng win rate. Taas talaga ng win rate pagka yung Fred Rin pa lang ang nakita natin. Game number 2, it was TNC na merong Fred Rin. Actually, yung kanyang energy eruption, kung paano mag-zone out, or actually, yung kanyang appraiser's rat itself ay big damage na agad against the lineup of TNC. Now again, for TNC, parang ganda yung naging storyline kanina. Yung Kaja ang ginamit, or yung Kaja ay nasa side ng next play, Evos. Pero ang nangyari dito is kulang ang side ng TNC in terms of burst damage. So yes, magkakaroon ng mga feather airstrike from Goyong DR. Pero kasi merong moments kung saan hindi agad nakukuha ni Escalera yung mga feather airstrike or nakakapag-IMU with a feather airstrike. So again, titignan natin dito sa ating overall team statistics. For Monster Gold stolen, malaki na agad ang kalamangan ng next play Evos. Ibig sabihin yung pwedeng ikutan sana ng TNC ay kanila nga nakuha at napigilan yung possible ceiling sana ng gold for TNC. So maganda yung laning ni Innocent and even Doming DR. It just so happened na yung difference talaga in terms of distance. For Doming DR kasi it was effective because he has Boyet DR, Brusco DR, and Ding DR for that positioning. So imagine kung ikaw si Doming, meron ka pang immortality, madali para sa'yo na hanapin yung mga kalaban. Samahan mo pa ng range from Goyong DR. It was just as if ang pwedeng gawin dito ni Goyong DR lang talaga ay magbigay ng damage doon sa kanyang mga kalaban, kaya naman nating MVP for that game ay walang iba kundi siya rin with that force of play. 208 KDA, at meron pang winter truncheon if ever na targetin siya ng mga players dito ng TNC. So para nag-juggle ang TNC kung sino nga ba talaga target, si Doming DR ba or si Goyong DR. So napaganda performance even ng game number 2 with this force of play, gold per minute of 530. And actually, nung moment na to, dalawang beses natin nakita na si Hesu ay doon sa space na yon. But look at the positioning of the players of Next Play Evos. Talagang merong nakapwesto doon sa harap ng TNC at na nakapwesto lang din si
Domeng DR para hanapin yung mga pwedeng target. Early part of the game, it was actually TNC na lumalamang pagdating dun sa laban. Sinabi pa nga natin na meron miscommunication dun sa may middle lane earlier and it was innocent at 4-0 actually or mega kill nung ating 8-minute game time. It just so happened na nagkaroon ng space. Ayun o, Goyong DR, Boyet DR, and Domeng DR, samahan pa ni Ding DR. By the way, we have to commend the Ding DR also for zoning out the majority of the players of TNC kaya it was easier for Brusco DR na bantayan kung saan po pwesto si Domeng DR, diba? Speaking of, Domeng DR and Brusco DR, free hit na ng free hit. Nakita natin yung gustong gawin ni Jesu na yun yung targetin. Pero once na pumasok ka at hindi mo na secure yung kill against Domeng DR, yun yung naging chaotic para sa side ng TNC. Kasi ang dami mga moments na konting-konti na lang sana yung buhay ni Domeng DR. Pero dahil nabubuhay pa siya sa gaunting buhay na natitira at merong immortality, merong mga wasted plays, not really wasted, pero walang naging conversion for the side of TNC ng game na yun. And it was just next play Evos playing outstanding dun sa ating game. And of course, Umi and Santi would agree doon sa napansin natin sa laban.